Magandang araw po sa lahat. Napansin ko lang ang ating mahal na BBM. Mula nung nag-file siya ng kanyang kandidatura as president, kitang-kita na hindi siya nagpapa-interview sa mainstream media. Wala pa akong napanood ni isa. Ang nagsasalita lang ang kanyang spokesman. And in contrast, yung apat niyang rivals, halos everyday, ini-interview ng mainstream media, naririnig sila, si BBM tahimik. So, may tatlo akong tanong dyan. Bakit iniiwasan ni Bongbong Marcos ang mainstream media? Okay? Pangalawa, effective ba itong ganitong strategy para sa kanyang kandidatura? Number three, what does this mean to him and to his rivals? So, tatlong tanong. Please comment below kung anong nakikita niyong rason o sagot. Ako naman, ito, analysis ko lang ito. So, sa number one question na bakit ayaw niya? Ang sagot ko dyan is, alam niya na bias ang mainstream media, iniiwasan na lang niya. And then, tingin ko, hindi niya na kailangan magpa-interview sa mainstream media kasi ang dami niyang vloggers, mga pabor sa kanya. So, itong mga vloggers, kasama na ako, more than 600 daw ito, sabi ng isang study ni Professor, kalimutan ko na yung DLSU Professor, 600 vloggers na pro-Marcos. Ito yung tinatawag ko nga third party spokesperson. Ako kasi sa career ko sa Armed Forces, I've been a spokesman for so many years, different levels of command. Ang maganda dyan, kung hindi ikaw yung, hindi mo binubuhat ang sarili mo o yung spokesman mo, may third party, yung ibang mga grupo. Kami na yun, mga vloggers. Kami ang nagsasalita. So, mas kapanipaniwala kung ibang taong nagsasalita, nag-aangat ng bangko ni BBM. Kaya, hindi niya kailangan na magpa-interview pa sa mainstream media na bias. Yun po ang nakita ko. So, next question. Ang pangalawa, is it effective? Yes. Very effective. Ang kasabihan dyan, yung experience ko as spokesman sa Philippine Army, less talk, less mistake. Okay. Si Madam Lenny, salita ng salita, tignan mo, in-interview siya tungkol sa vote buying. Oh, nasabi niya, pwedeng tanggapin. Then later, huwag iboto. Di nagkamali siya doon, binatiko siya. Salita siya ng salita. Gusto niyang ipaabulis ang NTF-LCAC. Yun. Binatiko siya. Mamaya, bumaliktad siya. Gusto na naman niyang suportan, binatikos pa rin. Yun na nga. More talk, more mistake. So, to me, very effective ang ginagawa ni BBM. Maalala ko pa, si Madam Lenny, I have 3 daughters, all girls. Yun, hindi yun makalimutan ng taong bayan. So, mas mabuti, may na isang magsalita. Spokesman na lang niya, si Attorney Rodriguez at ang mga vloggers niya. And I'm very happy kasama ko doon. So, number 3. What does this mean to him and his rivals? To me, anong ibig sabihin nito kay BBM? Confident siya. Kasi number 1 siya sa mga surveys, sa mga caravan, daman-dama, kitang-kita niya yung suporta ng mga tao sa kanya. So, relax lang siya. No need for him to, magpa-interview pa siya, magkamali pa siya, wala na. So, relax. Dahil confident ang ating BBM. Okay. To his rivals, yung apat. What does this mean to them? Ibig sabihin, they are so insecure. Alam nila na malayo sila sa survey. So, itong mga kalaban niya, lalo na si Madam Lenny, trying hard. Naningkamot, kung sa Bisaya. They're hoping na through their mainstream media interviews,
makahabol sila kay BBM. Yun po. So, mag-comment lang kayo kung ano naman ano. Ito lang kasi ang nakikita ko. Kaya napag-usapan ito. In just a matter of months, I am now so excited. I'm so excited to vote and witness history. Marcos makabalik na sa Malacañang. So, yun lang po. See you sa next video.